Alam ko hindi ka na makakarating. Pwede ba namang hindi? Anong balak nila? Pupunta siya ng kalalawdan. Delikado. Desidido na ang mag-amang pindo ko. Lalo na si Pedro. Alam na niya kung ano niya sibukan ni Wayway. Ang taas. May kinalaman ka sa pagdukot sa akin. Darating ang araw na magkakaroon ng idwa na engkantong lupa at tubig. Dating ang araw na yun at tayo ang malakas. Dahil na sa atin ang kanilang paltas. Hindi lang ikaw ang dahilan kung bakit ako nakikipagsapuatan kay Mahul. Ako ang pantas ng Floresca. Pero anong halaga ang binibigay sa akin ang hari ng Floresca? Wala! Tay, gising! Ito na huwag yata hinahanap natin. Narito kami para makiusap sa'yo. Tay, hatid kami sa isla ng Kapisa. Takbo! Tay, hindi naman pala maamoy yung minukawang ini. Pangis pa! Alam ko patay, kailangan natin yan! Pansin, parang nag-aboy dagat si Pantas. Tay, may kapre! Scott, huwag mo mabayang patay ng mga kapre yung panggawa. Wala na kami masasakang punta kami sa Scott. Pedro! Ako nga harapin niyo, mga kapre! Pedro! Kilala mo ako? Ikaw nga! Paano niyo ako nakilala? Kaibigan mo, yung anak ko! Yung naging kaibigan ng mga tao dahil sa'yo. Ano mo pwede? Balati yung sa akin mga itong minukawa. Sige, hanap na lang kami na ibang makakain. Salamat, Pedro Penduko. Buhay ng mga anak ko ang iniligtas mo. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, Penduko? Tamang-tama ang punta natin dito. Araw ng kabilugan ng buwan. Natatanaw ko na ang kapisaw. Ay! May naaamoy ako! Masarap na makain! Bilisan natin! Hanapin natin ang sinasabi mo! Masarap na makain! Salamat, kaibigan Minukawa! Salamat din sa inyo sa pagliligtas sa akin at sa mga itlog ko. Hayaan mo, pag nagkita kami ng nanay ko, ipagmamalaki ko sa kanya nagawa mong tulong para mailigtas siya. Sana nga, mailigtas niya siya. O paano? Huwag na kayong magsayang ng oras. Aalis na ako. Salamat ulit, kaibigan! Juan!
kinukulit ako ni Haring Bakol. Ipakilala ko na daw sa kanya yung lalaki na napupusuan ko. Eh di, iharap mo. Eh anong iharap ko sa kanya? Bikya? Tingin mo nga dyan sa kristal na kuralis mo at hanapin mo na yung lalaki na tinutukoy mo. At pakisabi naman sa kanya na bilis-bilis naman niya. Matagal na siyang dumating, ano? Eh sabi mo nasa saang lupa-lupa siya. Ay, huwag ka na umasa sa wala. Si Budlis ang tinutukoy ko. Hindi nga si Budlis yung tinutukoy mo noon eh. Mas marunong ka pa sa akin, ako yung manghuhula dito. Eh kasi naman, damdamin ko lang kaya yung hinuhulaan mo. Kaya mas kabisado ko to, no? Kaya sigurado ako na hindi si Budlis yung tinutukoy mo noon. Nagpahula ka pa sa akin. Eh, iniba mo kasi yung hula eh. Alam mo, ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Tutubuan na akong paa dahil sa'yo eh. Magpasalamat kapag natubuan ka ng paa, no? Pasa-papa. Talaga? Ayoko na eh. Kailangan mahagat ng bulangan. Kailangan makakain tayo ito bago lubog ang isla. Medyo malaki rin pala itong isla, Tontay. Pero konti lang ang oras natin. Kailangan na natin mahanap yung pulaan na yun. Ang pulaan ay pulang tambo ng dagat. Sigurado ako nasa tubig yun. Hanapin natin. Alindog. Iba talaga yung naamoy ko kay Pantas. Iba na to. Hindi na siya nalalait. Seryoso na. Seryoso naman talaga ako eh. Yung naamoy ko kay Pantas, kakaiba. Parang galing siya sa gitna ng karagatan. Baka naman namasyal lang. Correct. Eh, meron din namang karapatang mamasyal ang mga Pantas. Hindi niyo ako naiintindihan. Ikaw nga ang hindi namin mag-gets eh. Di ba, Marikit? Tama. Ano nga masama kung mag-swimming si Pantas sa gitna ng dagat? Simple lang naman. Nawawala si Bukag ni Wayway. Tinangay siya ng hindi pangkaraniwan alon. Nilamon ng dagat. Sabi ni Amang Hadi, posibleng gagagawan to ng mga kataw sa kalalawdan. Tapos ngayon, nag-aamoy dagat si Pantas. Anong bang ibig sabihin nun? Smell something fishy. Ikaw? Oh no! How come? Impossible! Mahaba pang araw bago tumilim.
talaga itong ginagawa natin? Ito lang ang paraan para malaman natin kung galing talaga siya sa dagat. Eh, why not make sumbong na lang kasi kay... Why not make sumbong na lang kasi kay Aring Hadi? Kailangan natin ng ebidensya. Pag sinabi natin kay Amang Hadi, iisip niya sinisira lang natin si Pantas. May point ka dyan. Dalakit noons, labas-pasok na dito sa Floreshka, di ba? And they're capable of doing kalokohan, di ba? Ganun ba? Okay, ang hinubad ko lang ang amoy niya. Eh, bakit naman magiging amoy malansa yung damit mo? Hindi naman malansa eh. Baka nahawa lang sa amoy dagat. Galing kayo sa dagat? Sa tuloy buhangin. Inalam ko lang kung may balita tungkol sa pagkawala ni Bongo Liwayway. Namalagi ako sandali sa may dalampasigan upang makabalita sa mga kanto ng mga mangingisda. Pero wala. Wala pa rin balita tungkol kay Bongo Liwayway. Alam niya man kung gaano ko siya kahalaga sa akin. Sige, Pantas. Aalis na kami. Buti ka tayo doon, anak. Napakintay isla pero may busaw pala dito. Anong busaw, Tay? Ngayon lang ako nakakita nun eh. Yan ang mga maligno kumakain ng tao. Paborito niya ang karne ng tao. Maligno? Maligno nga. Hindi ko napapansin. Naglalangis sa palimuti ako. Karaniwan sa mga kasukalan, katihan o gili ng mga bukit at mga parang doon naninirahan niya mga busaw. Alam mo kung ginagawa niya? Kapag nalaman na nag-iisa ka o wala ang kasama sa isang bayo o isang baryo, kakatukon ka nila at bigla ka nilang dudukot yung pagbiyok sa mga pinto. Pagkatapos noon, dadali ka nila sa tirahan na at doon ka nila kakainin. Pero bakit sila nandito, Tay? Wala naman nakatira dito ah. Wala silang makakain dito dahil lumulubog tong island to. Nangyari lang yun. Nagtatawa ko, anak. Tay, sandali! Magsalitan tayo sa pagsisid. Para ano pa, mag-aksyon lang tayo ng oras noon.
Para may isa may iwan para makiramdam. Baka mamaya salakayin na naman tayo ng mga busaw eh. Huwag kang mag-alala. Hindi marunong ngayon po mga busaw. Nasabi ka ng matatanda, kapag ang tubig daw umabos sa tuhod ng busaw, natatakot na yung mga yun. Ganun ba? Bakit? Nagtutuloy na ka ba sa tatay mo? Kayo naman no. Halika na. Hanapin natin. Dito naman. Umalis na nga tayo sa kabiastan dahil natatakot sila sa atin! Ngayon, nakakita tayo ng isang lugar, sinundan nila tayo! Kasi mga sakin sila, gusto nilang sunuhin ang buong mundo! Umiwas na tayo, nagpakaraya na tayo! Tanggap na natin sa ating sarili, hindi na tayo kakain ng tao! Ngayon nakakita tayo ng isang isla na masasabi natin atin, itataboy naman nila tayo! Hindi tayo papayang! Ipaglalaban natin ang karapatan natin sa islang ito! Ipaglalaban natin ang karapatan natin na magkaroon ng sariling lupa! Kanina ang mga taong yan! Kanina ang mabuhay! Wala tayong pupuntahan kapag lubog ang kabisaw. Kailangan natin ang pulaan para makahinga tayo sila ng tubig. Kundi pareho tayo paglulutatak! Hindi tayo mamamatay tayo. Makakakuha tayo ng pulaan. Makakarating tayo ng kalalawdan at may liligtas natin si nanay. Tayo binahong katay. Huminahon? Sandali na lang! Bababa ng buwan! Sandali na lang! Lulubog natin ang isang to! Kapag nangyari yun, pareho tayong mamatay, anak! Hindi kaya hindi natin nakikita dahil mali yung ginagawa natin? Dahil wala dito? Ano mo sabihin? Baka wala sa dagat, tay! Damong dagat ang pulaan, anak! Damong dagat! Dagat! Subukan natin, tay. Subukan natin. Sige. Doon tayo wala mong mawala. Pagpatuloy yung paghahap sa tubig. Ako na maghahanap doon. Ay, hindi tayo pwede maghiwalay. Baka mamaya sumalakay na naman yung mga busaw. Kalaban natin oras, anak. Mas delikado, tay. Mga maligno yung mga nandito kasama natin. Baka mamaya mapatay pa kayo nun. Kapag hindi natin nakuha pula, at mabuto yung isang to, yun ang sigurado kamatayan. Pero, tay, huwag na tayo magtalo pa. Maghanap pa natin dito. Tuloy mo pagkakas. Ako nang bahala doon. Ano ang balita sa kampisaw? Nakita ko Haring Bakod. Nandoon na hinihintay niyong magama. Hinahanap na nila ang pulahan. Sigurado ka bang sila yun? Oo, Haring Bakod. Ang itsura nila, ganun na ganun ang itinutukoy ng pantas na Floresca.
Yung mas bata, kulot na kulot ang buhok at tinatawag itong Pedro nung mas matanda. Sila nga yun, ang magamang pinduko. Maawa ka sa akin, mga kaibigan ko, Sal! Maawa! Kayo! Maawa sa amin!
umalis kami sa daigdig ng mga tao. Dahil natatakot kayo. Naghanap kami ng lugar na maaari naming tirahan. Pagkatapos, hunod kayo! Bakit? Bakit naboy kami? Eh, di namin isundan. Nagtatanong na nandito pala kayo, may hinahanap lang kami. Kinungaling! Hindi, nandito kami ng anak ko, dahil may hinahanap kami. Sinong gagagawin ba? Kami? Marahil ang mamalik mo kami sa paningin ninyo. Kami mga bobo. Ayun mga tao, pag mananakop kayo ng tirahan ng may tirahan, yung ano-ano mga person ninyo, pero mga aga pala ng lupa. Tutong na kami! Tay! Tay! Nabalitaan ko yung pakiusap sa'yo ni Haring Bakul. Pakiusap na ano? Na iharap mo na sa kanya yung lalaking pakakasalan mo. Eh, akala naman kasi ni Haring Bakul na kasing dali ng pagpili ng mga sundalo na isasama niya sa digmaan ang pagpili ng lalaki na pakakasalan. Mahirap ba yun? Bakit? Sa tingin mo ba madali? Mahirap kung hindi mo nakikita yung lalaking karapat dapat sa'yo. Pero kung nasa paligid-ligid mo lang yung lalaking yun... Yun nga yun eh. Wala siya sa paligid ko eh. Nasaan ba ako? Sarili ko eh. Eh, ikaw naman kasi, ang lakas kasi ng laobo na ipresenta yung sarili mo sa akin. Pero Kafra, ako yung nababagay sa'yo. Hindi mo lang ako napapansin. Hindi totoo yan. Kung hindi kita pinapansin, edi hindi kita kaibigan ngayon. Pero hindi pagkakaibigan yung tinutukoy ko. Alam ko. Pero ayaw ko muna magsabi kung sino yung lalaki na iharap ko kay Haring Bakul bilang kakasamahin ng habang buhay. Habang buhay na kasi yun eh. Ayoko magkamali sa pagpili. Hindi ka magkakamali sa akin, Kafra. Ayoko magdesisyon dahil napilitan ako. O dahil kinakailangan na. Pag napili ko na yung lalaki na mamahalin ko, yun ay dahil mahal ko. At hindi dahil utos ni Haring Bakul. Hindi mo ba ako mahal? Naman yung mga tanong mo, ang hirap kasi sagutin eh. Hindi ko alam. Basta, balang araw, sasagutin ko din yan. Budlis, hinahanap ka na ni Haring Bakul. Sama-sama.
pulahan. Hindi ba nakita ang pulahan? Nakita ko na ako kanina. Razal! Naiwan ko sa dalampasigan eh. Ha? Tara, uunin natin. Tayo, tara. Lulubog na ang isla. Sige! Ito na anak! Makakahinga na tayo sa lalang ng tubig! Lulubog sila kasama ng kambisaw! Mawawa naman sila tayo! Pero makahaliin mo mga yun anak! Kinabayaan natin sila. Para na rin natin silang pinatay ng walang kalaban-laban. Kawawa naman yung mga bata. Ito, ba't ka maawa sa kanila? Pahalimaw yun! Renaw! Alam na lumulubog tong isla to. Sandali lang to lumulutang. Pero pagkalubog ng buwan, lumulubog na rin to. Lulubog ang isla! Makamatay kami! Ang mga anak ko! Ano ba kayo nakarating dito? Tumakay kami ng bansa! Kaya saan yung bansa nyo? Doon to! Sa kabilang panig ng isla! Tumakay na kayo sa bansa nyo! Lulubog na tong isla to! Bilisan nyo na! Maraming salamat! Magkakanto ko! Palubog na ang kapisaw. Kasama doon si Juan at Pedro Petrugo. Isama mo ang mga sundalo. Salubungin niyo mga pendugo. Muli niyo sila. Dali niyo sila dito. Patay man o buhay. Pwede na rin bakul. Hulihin niyo sila. Mas maganda, madala niyo sila rito ng buhay. At kapag lumaban, at kinailangan niyong patayin sila, patayin niyo. Mahalaga, madala niyo sila rito ng patay man o buhay. Sige na, umalis na kayo at susunod ako. Gera. Tutulungan namin ng mga Siokoy sa paghuli sa Magamang Tagalupa na pinapahuli ni Haring Bakul. Magamang Tagalupa? Oo. At sila ang nagbabalak na iligtas ang nakakulong na Engkantada. Dalawang Tagalupa lang, tapos may nulong na nga Siokoy, tapos may kataw pa? Hindi kasi pangkaraniwan ang dalawang yun. Lalo ni mas bata. Sama ako. Hindi pwede. Gusto ko lang makita kung paano sila makakalaban sa inyo. Hindi nga pwede, delikado. Eh, ang dami-dami nyo nga eh, tapos dalawa lang pala yung huhuli ninyo. Delikado pa ba yun? Huwag kang makulit, Tabra. Tayo na. Thank you.
May mangyayari bang kapanapanabik sa buhay ko, lalo't sa madaling panahon? Sabihin mo naman meron. Pilitin mo naman magkaroon kasi bagot na ako eh. Eh, bakit hindi mo nalang gawing asawa si Budlis? Para naman kahit... Bakit mo alam? Ha? Wala. Parang lumabo lang yata yung kristal. Oo, lumabo nga. Ano pala yung pinag-usapan natin? Sino yan? Anong ibig sabihin yan? Ayoko sabihin. Ayoko sabihin. Eh, ba't mo ililim sa akin? Eh, di ba kaya ka nabiyayaan ng kapangyarihan Manghula para ikaw yung maging tagabigay ng babala sa amin? Kay Rowana, ibigay mo ng paliwanag para sa mga imahe na yan. Matago-tago pa. Dumating na siya. Sino ba bang hinihintay mo dumating? Ito yung lalaking mamahalin mo ng walang hanggan? Kulot! Hindi taga rito. Hindi taga rito. Yun. Ating tinutukoy ni Rowana. Mukha siyang mabait. Kagwapo siya. Sana nga mabait. Tay, nasa kay Tay! Kasalanan ng paparasahan mo, man. Malaki. Napakalaki. Ang balita ko, mahal na Marcio ng mga tao. Ang tao mismo ang nagudyak sa kanyang tumakbo ng gobernador. Yun ang di dapat mangyari. Alam mo ba kung ano yung plano niya pag siya yung naupo sa Kapitolyo? Ilalaban niya sa DENR na ipagputol ang mga puno ng dalakit sa baryo ng Kalikuan para pagtayo ng mga eskwelahan. Talaga mahulaan kung anong klase ng creature ang susunod kong makakaengkwentro, gaya na nga ng mga busaw. Ang mga busaw ay halimaw na para ding mga tao, para rin sila mga tao na nagtatanim ng mga saging, kamote at ube. Nag-aalaga rin sila ng mga kalabaw, pero mas gusto pa rin nilang kainin ang mga tao. Kaya naman sa buong paligid ng kanilang tirahan, nagkalat ang mga buto ng mga taong kanilang nalapa.